humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na yung kumanyaki ang nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ang ating programa kasi, no? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Magandang araw, ako po si Amy Puyco. Dito ang Agria Ka Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating magandang veterinarian, si Doktora Corazon Occidental, at ang ating engineer, ang chairman po ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, si Engineer Rosendo So. Hello po! Magandang araw sa iyo, Amy. Magandang yeah. araw din. Kasi, agree ako sa sinabi ni Amy. Ayan. Oh, anong mga, ginagamit sa pandemic na pwedeng gamitin sa COVID ng mga tanim? Dapat yun na lang pag-usapan natin. Oo nga, yeah. Kasendo, Amy, pangalawang linggo ng ECQ. So, kailangang pag-itigin natin ang prevention, hindi ba? Opo. Nagulat nga ako. Ako na-extend. Akala ko pwede na tayong umalis sa bubbles, pero hindi pa rin pala. Kaya ngayon, pag-uusapan po natin, Doc, sa kakasend, itong mga nakaraan, ito napapansin ng ating mga manonood. Talagang nilalagay po natin sa ating episode, itong mga panlaban po ng COVID, katulad po ng calamansi juice. Yan, mataas ang vitamin C niyan. Inintroduce natin kasi pwede yan kahit sa loob ng bakuran mo, itanim mo at meron kang mapipitas, meron ka ng calamansi juice. Magkano din po ang vitamin C, ha? Alam mo, no, isang taon, di ba, nauso yung mga plantitos, plantitas. Pero parang mas preferred ko na mag-alaga ng mga tanim sa harapan ng bakuran na may mga health benefits like nga yung kamatis. At saka kalamansi. Meron akong 3 puno ng kalamansi, maraming bunga. Hindi na kami nagpapamigay pa sa kapitbahay. Ay, maganda ang puno. Kalamansi. Hindi na akong buhin ng kalamansi. Kaya sariling mga 4 na puno, ganun, okay na. Oh, yes. Oh, tama. Marami ng bunga, Kasendo, no? 3 puno yeah. kalamansi. Oh. Sariwang-sariwa. And yung luya, palaging Yun yan, sasabihin ko to. Ay, Kasendo, maliban sa kalamansi, luya ang patok na patok din ngayon. Yeah, luya. Umabot ng 350 noon ha, yung presyo dito sa lalawigan ng pagkasina doon sa market. Ganun, pero... Dahil napaka-in-demand. Napaka-in-demand ka, Sendo, ng luya. Kasi nga, oo, gamot sa lalamunan, gamot sa sipon, gamot sa ubo, ang luya. Kaya nga, excited ako sa magiging guest natin ngayong araw na to. Dahil matagal ko na rin gusto magtanim ng luya. Ako din po, Dokora, gusto ko din magtanim talaga ng luya, pero hindi ko alam kung paano itanim. Kaya nga, napakaganda ng ating episode ngayon dahil makakasama po natin 10 taon na siya nagtatanim ng luya, Dok. At kasi parang sa experience niya, marami talaga tayong matututunan, di ba? Yeah, dapat magtanim tayo niyan. Susubukan ko, ha? yung sibuyas din, maganda rin yan sa health, di ba? Yung pagbaba. Opo, sibuyas. Blood pressure, mga yan. Para sa pandemic, sa tingin ko, maganda rin yan. Kaya mabuti na lang ang magtatanim ng kalamansi, sibuyas, at luya. And nagiging interesado rin na mag-share dito sa ating program. Opo. Ayan, speaking of sharing, itong ating speaker po ay nag-message sa atin to na kung pwede daw makapag-share siya sa atin. So, inaanyayahan ko din po ang iba pa nating mga kababayan na kung gusto niyo po i-share sa amin ang inyong kaalaman, kontakin niyo po kami. Pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page or mismo po sa aming website na i-feature po namin ang inyong mga produkto sa aming programa. Kasabay-sabay po tayo na matuto at mas lumalim po ang kaalaman sa pagdating po sa produktong agrikultura. Di ba, Doc and Kasen? Agree ako dyan. Kailangan kasi natin yung nagbukasin natin yung
maitaas natin ang level ng agrikultura dito sa ating bansa at mapalaganap po yung kaalaman. So yan po, sa lahat po ng gusto na ma-feature namin at gusto din po na makapag-share na inyong kaalaman, message nyo lang po kami. Yan. So abangan nyo po ang aming episode ngayon, aming topic po ay Guya. Yan po sa aming pagbabalik. Ito ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Magandang araw. Ngayon po, Doc, sa kakasend ay papakilala ko sa inyo ang ating guest. Siya po ay may 10,000 subscribers sa YouTube at 10 years siya po nagtatanim ng luya. Sabi ko kapag uusapan natin ang luya. Siya po si Sir Mario De Guzman, pero kilalang-kilala po siya bilang Biyaherong Batanggenyo. Hello, sir! Hello, ma'am. Ma'am Imi, good morning po kay Doktora, kay Sendo. Good morning po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga viewers. Morning. Hello po. Ayan, na-excite ako dito kasi first time po ako magkakaroon ng makakausap tungkol sa luya, Doc. And kasi nung nakaraang pinuntahan natin yung sa San Jose, nagtanong ako, wala daw luya dito sa amin sa Herbaisiha. Kasi parang mainit yata masyado. So, Sir Biyaherong Batanggenyo, ano po ba yung kailangan ng luya para po mas maganda ang anig saka mabuhay talaga? Dito po sa aming lugar, ang pagtatanim po ng luya ay ito po ay kanga po sinasa panahon. Ang panahon po ng luya na itatanim dito sa aming lugar at yun po ay dahil po sa magkakaiba po tayo ng klima. So dito po sa amin ay buwan po ng May. Dahil yun pong buwan ng May ay umpisa po ng rainy season dito sa aming lugar. Kaya po doon po kami nag-uumpisang magtanim at yung preparation po ng ating pong lupa ay April po nag-uumpisa na kami. Kaya pagpatak po ng ulan sa May, nag-uumpisa na po kami magtanim. Required po ba na upland or lowland ang kailangan para sa luya? Base po sa aking karanasan ay ang aming pong ipinipili ditong taniman ay yung pong ano, medyo dahilig o tagilid po ang lupa para po pagdating ng ayaw po ng ano ng luya ng sobrang tubig. Kaya po pinipili namin kung maaari at malapad ang inyong lupain ay napili po kami ng medyo dahilig yung lupa para po pag nagdating ng sobrang ulan hindi po siya titigilan ng tubig. Ayun, kabiyaherong Mario, nakakatuwa naman ang nakahiligan mo. Considering na bata ka pa naman, hindi ba? And then 10 years ka na sa pagsasaka ng luya. Napakagandang inspirasyon. So, meron akong tano. 10 years ka nang nag-aalaga ng luya. And ito na yung naging main na hanap buhay ng pamilya mo. Ganon? Yes po, Doktor. I see. So, gano'n naman kalawak ang iyong taniman? At saka, number two, ilang season ba ang harvest ng luya? So, magandang katanungan po yan, Doktora. Ang aking pong tinataniman ay halos isang ektarya po yon. So, yung po ay hindi naman po lahat direct sunlight yung aking area. At marami po mga puno, so hindi naman po natin pwedeng putulin yung mga puno. Bali, ang aking pong area na tinataniman ng luya na po pwede na direct sunlight ay humigit kumulang po sa 600 square meters po. Ah, direct sunlight pala ang luya. Hindi po pwedeng may shade. Yung panahon po ay ano, base po sa aming karanasan, sa aking karanasan, sa pagtatanim. Mas malalaki yung mas matataba ang bunga niya kapag Apo. Direct sunlight. Opo. So gano'n. Ayaw po niyang malilim. I see. Madami na yun, ha? Amy, mahigit kalahating ektarya na ang kanyang lupa. Pero hindi masyadong mahirap alagaan. Hindi naman po mahirap alagaan ng luya. At yun nga po ang sabi ko, kailangan po sa luya ay pipili ka rin ng lupa na tutugma sa kanya. O yung pong kung tawagin namin dito sa Batangas ay buhaghag. Buhaghag po ang lupa niya na hindi po siya nagkiklay. Para po ang, yun nga po, dahil ang luya po ay ugat, so para po siya ay makabuelo at makalaki ng napakalaki na siguro po ay nakikita niyo sa aking mga videos, ang aking mga luya root crops. Yun po. At yun nga po, sa tulong din po ng ating mga, ika nga po, mga
pataba, kaya po lumalaki ang ating luya. So, sandy loam ang ano, area, no? Hindi yung clay area. Opo. Kailangan po talaga buhaghag ang lupa. Yung pong, maaari nga po yung tawagin dito sa amin, yung nagbubuha-buhangin. Dahil yung pong nagbubuha-buhangin na lupa, yung po ay pagka po napatakan ng ulan, hindi po yung tumitigas. Hindi po katulad nung yung clay, na pagka po siya ay nabasa na po ng ulan, yung po ang pinagmumulaan ng parang nagbabato po ang lupa. So hindi po natutugma doon ang ating luya pagdating sa mga clay na lupa. Kaya po pumipili po kami na kung maaari nga po, dahil dito po sa amin, sa totoo lang po ay backyard lang naman po itong aming mga tinataniman. Kusa ko po hindi naman po talaga farm. Parang kusa ko po yung kaingin. Nililinisan po namin siya na may tinatawag po kami doong basal. Yung pong siya po ay nasukalan na lilinisan nyo. So yung po ang matabang lupa at yung po ay pagka nalinisan nyo, makikita nyo po na medyo maitim ang kanyang lupa. So doon po namin pinipili at doon po namin tinatanim ang aming luya. Yung luya ba pwede bumili na lang sa palengke at yun ang itanim? Okay naman po. Parang yung po ay ilinis na pagka po sa palengke. So yun naman po ay sisibol din. Mas mainam lang po na ika nga po ay direct sa farm dahil at sa as katulad ko pong magtatanim, halimbawa po sa akin kayo kukuha, halimbawa bibili, pili ko na po yung luya na ating itatanim na napakaganda pong itanim. So nagbebenta ka rin ng mga patatanim na luya aside from yung sa pampalengke na panila? Opo, nagbebenta rin. Anong mas malakas ngayon ibenta? So, pagka po ano, yung hindi pa po panahon ng taniman, siyempre po, nagmamarket muna po kami. Mm-hmm. Dahil, yun naman po, katulad po ngayon, nag-o-office na po ang taniman, mas mabili po ang pananim ngayong panahon. And then, pag harvest season, mas mabili naman ang bunga, ang ani. Apo. Bali ang ano po, ang luya po na maibalik ko po doon sa tanong niyo kanina. Oo. Ang pag-harvest po ng luya ay isang season lang po. Kaya lang po, yung po ay ano na kung pwede po nating sa loob ng 6 na buwan, po pwede na po natin siyang harvestin. Yung po ay kung tawagin dito sa amin ay kutsay. Kutsay po ang tawag dito sa amin. Harvest season. Opo. At yun naman po, pagka po pinasagad nyo ng 10 months, hanggang 1 year, yung po ang tinatawag naming magulang at yung po ang ina-advise namin para sa pantanim at pwede pong paramihin. Ang galing. Ang ganda nga ng namin business niya. After na ang few months ng harvest season, say ma, 6 months, aani na eh, ano, kabiyahero. And then, mag-aani-ani lang siya ng 5 months. Tapos yung bago siya mamatay, ibebenta uli para maging pananim. Para yes, second cycle. Yung luya, di ba maraming klase yun? Maraming. Yung medyo anong kulay yun? Yellowish ang kulay. Siguro po, turmeric po yun. Turmeric yun, no? Anong klase ang tinatayin nyo? Dito po sa amin ay, at yun naman po ay marami na akong naitanim na klase ng luya. Dito po sa amin ay yung pong luya na available dito sa amin ay 4 na klase po ang variety niya. Unang-una po yung tinatawag namin, ano, kinalabaw, yung pong malaki po siya. So may parang kung ikukumpo natin ay class A. So may sunod pa po doon, yung popular po dito sa amin na katugma po ng lupa yung dito sa amin, yung pong Hawaii. Yung pong pangatlo ay yung tinagbak. So may mas maliit pa po doon. Ano naman na yung Hawaii at saka tinagbak. Yung kinalabaw yung class A na paninda, di ba? Yung po ang malalaki talaga yun. Ang sanga po noon ay halos talagang sa salitang Batangay niyo po ay madalang po ang sanga. At saka siya yung pinakamataas ang presyo. Opo, mataas po ang presyo niya. So yung po noon pong Hawaii
ay ang sanga po niya ay pabilog. Ito po. Kita niyo po itong aking niya. Ito pong hawak ng luyang ito. Yan ay Hawaii. Hawaii po ito. Yan po, makikita niyo po ang kanya pong sanga ay pabilog. So yun naman pong tinagbak. Ang tinagbak naman po, siya po ay magalamay. Na siya po naman po ay nalaki din. Nalaki din po siya na katulad ng Hawaii. At yung pong paapat na klase ng luya dito sa amin, ay yung pong native na kung tawagin namin ay galamay matsin. Yung po ang napakaraming galamay niya na maliliit po siya. Napakaliliit po siya. Yun lang po ang advantage po ng ating native ay talaga pong napakalasa. Po natin sa mas malasa siya sa kinalabaw. Yung mga hindi naman linisan. Po sa hindi naman po sa ginawa ko yung ano, yung mga malalaki. Native, oo. Ay native po talaga pong napalasa, napakalasa kahit po gamitin natin sa mga yung popular po common po sa ano sa labat. Yes, ayun. So mas inclined gawing medicinal or herbal yung ano, yung tinagbak. Yes, ma'am. Yun nga lang po ay medyo nauubos na po ang lahi dito ng native sa amin dahil po pagdating sa market, lagi pong hinahanap yung malalaki. Sa pambinhi. Alam mo, Doktora and Eri, ano eh, etong COVID, eh, ang lakas ng luya. Maski yung misis ko, palagi nag-order ng luya. Pagka-uwi ko ng Pangasinan, pag-uwi ako, dapat may dalang luya. Kasi aside from sa ordinary sa kitchen, di ba, pangluto, eh, ginagawa na nga rin yung drink sa sinalabat. Usual drinking practice sa bahay. Kaya sigurado si Manong eh ano, malakas yung luya niya ngayon. Opo, sa totoo lang po ngayon ay isa po sa subscriber ko, nga po sa kung hindi naman po gawa ni God, ay hindi naman po mangyayari ito. Kaya po kayo nagpapasalamat din at sila po ay nagtitiwala sa akin. So umorder po sila sa akin ng binhi na 1,500 kilos po sa taksaluluya. Wow. At yung po ay itatanim namin sa Laguna. Tutulong ka din sa planting nila. Apo, ako po parang pinaka... Parang partner. Parang technician po. Ayun. Yes. Magkano naman ang isang kilo ng pananim pag bibili kami sa'yo? Sa ngayon po ay ano, tumatakbo po dito ang presyo ay 100 pesos to 120. Yung po ay Hawaii, yung katulad po nito. So yan ito yung itatanim. Ito po ang popular sa amin na marami po ang nagtatanim nito. I see. Opo. Saan sa Laguna, kung pwede ko itanong? San Pablo, Barangay San Cristin po sa San Pablo. Ayun, doon sa parang uptown yung malamig. Opo. Ang talagang ay. What if masyado namang maulan yung lugar, kabiyahero, tutubo din ba siya pag nagpa-flood? Kahit maganda yung lupa, malamig. Pero ulan din. Opo. Ito pong luya ay kailangan nga po nito ang tubig. Oh, so mas advantageous kapag maulan. Hindi naman po pwede na yung katulad po ng iba na katulad po ng palay na kailangan po nakababad sa tubig. Nakababad. Ang gusto po ng luya ay halinhinan po ang ano, halilip po ang ulan, init. Yung po ang gustong-gusto ng klima ng luya. Base po sa aking karanasan. At saka exposed nga sa sunlight, open. Yan po. Ayaw niya ng maraming shade. Okay po. Naku, nag-iisip na naman si Kasendo ng taniman ng luya niyan. Parang... Yan po. Ba't mainit sa Pangasinan? Mahirap mabuhay ako rito eh. Oo. Sa doon sa luya, galing Southern Luzon talaga eh. Yes. Ayun. Pero po dito parang po sa... Kasi direct sunlight, tama ba? Mataas at malamig, Amy. Sa amin po, dito po sa akin dinadala ng trading post dito sa isang trading post dito po sa Batangas. Kahit isa, galing norte po ang iba na nanggagaling na luya, yun po parang... Natatanim pa rin. Po, pwede rin po sa parting norte, kaya ko po alam ay may nakakatabi po ako doon sa base sa aking pagtitinda na galing sa norte ang luya nila. Pero matanong ko, total tayo eh, kangina nasa planting season eh, parang nauuwi na tayo sa harvest season eh. Opo.
Mamaya sana, may tanong pa ako eh, tungkol sa processing eh. Pero punta muna tayo sa harvest season. So, tas dalawa yung market niya. Ang market niya ay yung mismong pangtinda sa palengke at saka yung mismong pananim. So, paano ka naman na re-reach ng mga customers? Bali, ako po ay ano, sa katagalan ko na nga pong biyahero at ako nga po ay binata pa, ako nga po ay bibiyahe na. Oh. Nga po maikwento ko po ay sa pagbibiyahe ko po ay lagi nga po akong hinahayos pa Manila at yun nga po ang alang What do you mean? Nagbibiyahe? Nagbibiyahe ka na talaga? Before pa nitong naging na-focus ka sa pagtatanim ng luya, ay nagbibiyahe ka na talaga? Nagbibiyahe na po ako. Pero hindi po sa sarili kong hindi po sarili ko po 'yon. Yun parang yung trabaho mo. Dahil ako po ay jeepney driver dati. Nakikid-drive lang po ako doon sa aking dito sa taga rito. So yung po ang kanilang ikinakarga sa jeep ko, mga root crops na katulad nga po ng luya. So nakita ko po ang luya ay maganda po ang demand pagdating po sa palengke. Kaya po ako ay nainganyo na magtanim ng ganito. Nung ako po ay maka-arindo ng lupa. Mm-hmm. So yun po. 6 months. Paano po kayo, ano, paano po pagkabentahan na? Pupunta po dyan sa inyo o paano kayo kinokontak? Bali po ano, sa... Ako po ay may dinadalhan sa ngayon dahil ngayon nga po ay pandemic, hindi po ako makapag-deliver sa Manila. Dati po sa Manila ako ay sa Pasig City, sa Q-Mart. May mga direct buyers ka doon sa mga malalaking paleng. May kausap na po kami ni Biyahera, kami po ay tandem ng aking asawa. Hindi po nagbibiyahe. So pag alis pa po dito, bago po kami umalis ng bahay, may kausap na po kami. May delivery buyer through cellphone po. Yun po ang kagandahan ng cellphone sa ngayon. Aba, ang itatanong ko nga sana, Kasendo, Amy, eh kung ilang bayan sa Batangas ang sinusuplayan niya ng luya? Yung pala siya sa Maynila nagsusuplay. Opo. So, interesting. Opo. So, ngayon lang po, ay... Ma'am? Yes po. Sa ngayon po, ay dito lang po kami nagdadala sa... Siguro naman po, alam niyo yun, at popular na po yung Tanawang Trading Post. Doon po kami nagdadala sa ngayon, wala po kaming kausap pagka po kayo nagdadala doon. At ang ginagawa po namin, yung kung tawagin po sa palengke ay bulante. Bulante bagsakan, po. Tinitinda po namin. Bagsakan po yun. Doon po dumadagsa ang maming mili. So, maming mili at magtitinda din. Sila yung magtitingi. Sila po ang magre-retail. Opo. Naghihintay po tayo ng mga buyer na yun nga po, pagka po may kaunti tayong tubo, ay di napapabibigay po sa kanila. Para po may retail nila. Oh, I see. Oo. Opo, ito balikan ko lang kasi kanina nabanggit po ni Kasendo yung turmeric. Yung turmeric po ba ay nasa family po ng ginger? Bali, yung turmeric po ay ibang klaseng luya. Yung po ay sa ating kaalaman ay hindi po yung kapamilya ng ginger. Ibang variety po yun. Dahil yung po ay hindi po pwede nating gawin sa labat na katulad ng lasa ng luyang ito nga po na hawak ko, yun po ang pagkakaiba nila. Pwede ba akong bumalik sa planting season ulit, Kabiyaherong Mario? Opo, opo, doktora. Kasi ganito, 100 kilos ang benta niya ng mga paninda eh, Kasen at saka Amy, na yung mga kumbaga punla, 100 pesos per kilo. So, for example, yung 1 kilo na punla, ang mga ilang ano siya, mga ilang puno ang magagawa sa kanya. Or kung may ma-suggest na para sa anong sukat, yung 1 kilo na punla para sa gaano kalaking lupa maitatanim. Ang 1 kilo po. Oo. Pwede na po daw siguro ang mga 10 square meters po siguro. Kakasya na po ba yun? Dahil, oh, dami nun ha. Madami opo, na yun. Marami malaki na po yun. Isang kilo. Yung nga po, ang isang lapang po nito, kung tawagin po dito sa amin sa Batangas ay lapang. So ito po ay may mga tingi o mata ng luya. So ito pong isang lapang na ito, ay kaya ko pong palabasin dito. Kaya ko pong bilangin sa harap niyo po ngayon kung ilang po ang mapapalabas kong binhi dito. Ito po ay siguro titimbang ng mga 1/4 lang to. 1/4 isa, tapos mapapalabas ko ng maraming binhi.
kaya ko pong ipakita sa inyo sa ngayon kung mailan po ang mapapalabas nating binhi dito. Ako gusto kong makita. Ewan ko lang si Kasen doon. Ito po, bibilangin ko po, bibilangin ko po sa harap nyo at masarap okay. Pong ating kwentuhan eh. Oo nga eh. Nai-imagine ko lang nagtatanim ako ng luya eh. Bago ko po umpisahan, ito pong lahat ng tingi or mata, yan po ang pagtutubuan ng ating luya. Yan po tutubo ang kanyang amlay na magiging katawan po ng luya. So, pagka po ginayot po natin ito, lagi po nating ititira yung may tingi. Katulad po nito, isang binhi na po ito. Tapos ito po, dalawa po ang tingi niya, o pwede po natin biyakin doon sa gitna. Ang so, tingi eh, yung parang cut niya sa balat. Ito pong mata po niya, ito po ang mata. Yun. Ito po ang mata ng kanyang luya. Mm-hmm. Kaya po ito ay lalabas sa isa, tatlo, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa, labing tatlo. Aabot po ito sa 20 binhi, itong kwang ito. Pero ang for example, ni-imagine kong bibili ako sa inang binhi eh. Yan ang ibebenta mo sa akin o yung may tubo na? Base po sa aking karanasang doktora ay hindi po kami na nagtatanim nung may tubo na. Hindi kayo nagbebenta lang. Ito po yung tinatanim namin ay wala pa pong tubo. At pampatakam po ng ulan, doon pa po siya mag-uumpisang umusbong. I see. And then mula sa pagbaon sa lupa ay 6 na buwan. Eh meron na siyang mga laman na pwedeng iani. Opo, opo. Yun. Yung po ang patawagin namin dito ay kutsay. Mura pa po yun, mura. Gusto ko ni pang-kutsay pa po. Ang 6 months kutsay pa lang. Opo, opo. May, parang may kung po yun, may tangkay pa po siya. Uh-huh. May amlay pa po siya kung tawagin dito sa Batangas. Another question. Gano'ng kalalim sa lupa ang unang pagtatanim ng punla o binhi? At least kung lang po yung mga 3 inches po. Oh, mababaw lang. Okay. Hindi masyadong 5 inches pa pwede. Hindi masyadong matrabaho kung gano'n lang. 3 inches to 5 inches. Madali lang pong alagaan itong luya. Unang-una nga po, ay ingat po, low maintenance po ang luya. Basta ang, yes. Okay. Ang gustong-gusto po lang ng luya at mahalaga po sa luya, ay huwag po nating hahayaang madamo. Ay, see. Dapat gusto niya malinis. Kanya, territorial siya. Territorial. Ang area niya, territorial area niya. Siya. Opo. Kailangan po malinis para po lahat ng nutrients ng lupa ay makuha niya. Para po siya ay lumaki ng malaking-malaki. Alam mo, napakalaki ng potential ng business. Paano hindi mamatako sa tubig yan? Hindi naman po. Ay, ito nga po ay ayaw ng sobrang tubig. Yun po ang sinasabi naming pasik. Pagka po itinasagad sa tubig, kaya po kami napili ng medyo dahilig na lupa kung kami po ay may malapad ang lupa. Pero kung okay lang naman po kung halimbawa at pantay ang lupa, yun po ay may pamamaraan kami doon. Kaya nga po kami napili ng dahilig or tagilid na lupa, ito po ay ayaw ng maraming tubig. At yun po ang pinagmumula ng Pasig. Para mag-flow yung water. Nabubulok po yung kanyang laman. Daanan lang. Kaya kasi daan preferably ang lupa niya nga, yung term niya dahilig, pero ibig sabihin medyo tagilid po. Oo. At yun po ay makikita sa inyo sa mga videos ko, yung ako po ay nagpiprepare ng lupa ngayon na tanimang ko ng turmeric, ng luyang ganito. Eh, may kasi nagtatanim ka din ba ng turmeric? Opo, marami po akong tanim ng turmeric. Turmeric, parang 120 sa palengke, di ba? Sa retail po, sa retail. Sa retail. Eh, how about yung luya natin na mga ma-Hawaii, at matigbak? Nakalimutan ko din. Ano nga yung number tinagbak. One? Tinagbak. Tinagbak. Kinalabawan? Kinalabaw. Oo. Naalala na. Opo. Kinalabaw, Hawaii, saka tinagbak. Sa prices, sir. Ano yung pinakamahal na pinalabaw? Pero sa inyo, binibenta nyo yung Hawaii. Opo, Hawaii po. Sa Hawaii po kami nagpo-focus sa ngayon. At yun nga po, maganda-ganda po ang presyo nitong natakbo ngayon. Ito pong katulad ng variety na ito na Hawaii. At ito opo. Kahit naman po, kahit 10 market kayo dumating, ay lagi pong tinatanong ay Hawaii. Hawaii ba ang luya mo? Kuya, laging ganyan po ang tanong. Ay, bakit mo?
Unang-una daw po sa mga ma'am, ang kaibahan daw po ng Hawaii, siyempre po, minus trabaho po sila, madali daw po siyang balatan. Madaling balatan? Pero ang lasa po niya, napakasarap din po ng lasa niya. At ito po, pag isinahog niyo po sa gulay at inyo po ay subukan ninyo, gayatin niyo po ng yung palapad, itry niyo po na kainin. At ito po ay, kung sa salita po dito sa Batangas ay mayabo, yung po maligat, ito po ang kaibahan ng Hawaii. Napakasarap po nito talaga. Hindi ko po alam kung ano yung mahigit. Ano yung number 4 na variety nga ulit na mabili pero nauubos na yung native? Ano nga? Yung native po natin, native po namin. Oo. Ano na galamay matching po kung tawagin sa amin dito. Galamay ayun, matching. Galamay matching. Pero pinaka-saleable pero nagkakaubusan at pinaka-malasa. Malasa po yun. Pero yung talagang commercial ano niya, breed niya is Hawaii. Pagka yung pong mga nagpa-process ng ano, ng turmeric, yung po pinahanap. Ang ginger po, sorry po. At yun daw po ay sadyang kakaiba ang lasa. Ayun. O, balik na ulit tayo sa harvest season. So mga ang dapat magulang siya. Hindi pa siya pang-harvest ng 6 months. So sabihin na natin, mag-uumpisa ka ng 7 months, magulang na, pang-benta na. Di ba? So mga magkano bang benta mo na sa palengke? Ng 1 kilo. At saka nakakailang kilo ka on the average? Sa ngayon po, yung po sa sarili ko, naibenta na eh. Bali, 800 kilos po yung na-harvest ko noong nakaraan. Oo. Bukod pa po yung parang may tinira ako doon na parang pang binhi ko. Oo. Pero abutin po ng 1,000 kilos yung ma-harvest ko sa ngayon. Kung pinagsabay-sabay ko po ang harvest. Sa ngayong so, ngayon month? Po, sa ngayong opa. Month o sa ngayong season? Ngayong month? Ngayong month pong ito. Ayun. So ngayon po, yung aming pumbenta sa palengke sa Manggantong Hawaii. Oo. Yung nga po, sabi ko, pagdating presyo po ang pag-uusapan, mas mahal po ang pambinhi kaysa pang market. Yeah. So ngayon po, ang benta ko na pag sa market nito ay 90 to 95 pesos po. At sa binhi naman po ay 100 to 120. So ang bentahan na pala sa retail ng luya ngayon ay nasa 200 pesos per kilo? Maari po, posible po yun dahil po marami na po ang pinagdaanan. So, ikaw mismo, direct to the farm, siyempre, magre-retail, dinala mo sa isang malaking palengke, isa lang ang kausap mo, tapos ibebenta mo pa, tapos may dealer siya, tapos opo. I guess, and also, sabi nga ni Kasendo, in demand ngayong pandemic, di ba? Isa sa effective na herbal medicine ang luya. Yes, doktora po. Yeah, napakalaki ng potential. In fact, na-encourage na nga ako eh. Isa sa ikakampay namin yan ng ating show. Kaya in-encourage ko lahat ng po kung mga nanonood sa atin ngayon. Oo. Kung sila po ay may lupain na nakatiwangwang lang, ay mas mainam po at talimang ng mga rooftops na katulad nga po ng luya. Napakataas po ang demand niya. And also, pwede rin nating i-campaign sa urban farming din. Isa sa produkto ng isa sa potential sa urban farming. For example, pangluto lang naman nila. So instead na bibili sila ng pang kitchen lang, bibili na rin sila ng pang binhe, pwede ilagay sa paso. Opo, pwede po. Ito po yung nasabi ko. Indoor farming. Indoor farming. Dito sa luya. Oo. Kahit naman po clay, or buhagag ang lupa, ito naman po ay tutubo din. Ang kaibahan nga lang po ng buhagag ang lupa, yun nga po, lumalaki po ang luya. Pero yun naman pong lasa niya, ang panlasa niya ng sa clay at saka sa buhagag ay pareho-pareho lang po. Tutubo pa rin siya talaga. Opo, tutubo pa rin po siya. Hindi lang po magiging kasing ganda ng nasa buhagag na lupa. Kaya po, itong ating luya ay kahit po sa bakura natin, o may sapo po kayo na inalsa ng ating mga bigas, nalagyan niyo po ng lupa. You know, yes. Pwede po siya nalagyan ng binhe at yun po ay tutubo na po siya. You know what? Never ending ang market potential. Kasi bukod sa basic na necessity siya, napaka-basic na consumer
consumer product, diba? Tapos mag-encourage sa'yo ng magtatanim. And then, yes, alam mo, I'm thinking ano earlier, yung maraming benta ngayon na yung powdered, pulverized na ano, tapos pinaprocess nila, hindi ba? Tapos ginagawang ordinary na juice drink, just like Tang and other mga. So, yun. At ito, napaka-healthy. Di hamak na healthy naman ang luya kaysa sa mga preserved na orange. Ay, opo. Di ba? Opo. Kaya, sir, ito itatanong ko bago tayo mag-break. Ano po yung mga health benefits ng luya sa ating katawan? At saka, sir, ano ba yung kaibahan na ikaw kasi ang dami mong tinanim na root crops, no? Kesa dun sa mga nakatanim na nakikita mo katulad ng saging, ng guyabano, opa, ng avocado, ano ang pagkakaiba po dyan? Sa pagbabalik po natin, sagutin niyo po yan. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Balik po ang agriya ka dyan, sir, sa biyahero, yan. Ang tanong ko po sa inyo, ano ba yung mga health benefits na binibigay ng luya sa ating katawan? At sabi nga ngayong pandemic, eh, patok na patok ito. Opo, yun nga po. Base sa aking, ano, nakikita sa, ay, nakakatulong po ito sa, ano, sa pagpapaganda ng ating pagtutunaw ng pagkain. Yun nga po, mabisa pong itong pangalis ng pagka po nangangati ang ating lalamunan at naman po ay nasusubukan ko na rin at ginagawa ko po pagka po kumakati po ang aking lalamunan. Ako po ay nagagayat ng palapad at binababad ko po sa aking dila na parang ginagawa ko pong kindi. So, oras lang po at mawala na po ang katinangin ng lalamunan. Active talaga. Yung isang pong iba na nakikita ko po nung sa matatanda dito sa amin ay ginagawa po nilang ano, pain reliever po yung luya. Kinakatas po nila, dinedik po sa para kumatas, tapos nilalagay doon sa tela, pinitiga nila at inihaplas po nila doon sa masasakit na parte ng kanilang katawan. Malaking tulong po para po pangalis ng sinasabi po natin pananakit ng ating katawan. Ayun. Alam mo, Amy, ah, through the years, ang alam ko lang talagang health benefit ng luya ay yung sa dito sa respiratory, sa ubo, sa pananakit ng lalamunan. Pero ngayon, discovery natin, ha, pain reliever din pala siya, kasendo. Yes po. Opo. May share ko lang, Doc, kasi ako, meron akong nakilala na from China, Chinese naman siya. Ang ginagawa niya naman, kasi babae siya, so pagka may problema siya sa menstruation niya, umiinom sila ng ginger para daw mag-flow ng maayos yung blood circulation naman. So yun yung naman tip niya sa akin, o pagka meron kang inom na ng ginger. Yan. And aside so, from naman, pain reliever, talagang effective din talaga siya pampalakas, di ba? Talagang may health benefit. Oh. Ayun, may follow-up question even naman ako. Even kasi kung meron kang cold, yung may mga cold ka or slight fever, pwede po siyang inumin, sabi sa akin. No? Mainit. Bibigan ko. Mahilig ang mga Chinese at saa eh. Yes, yes. Ang talagang herbal. Sige. Oh, herbal. Kabiyaherong Mario, successful ka na sa pagtatanim, established na iyong marketing, hindi ka pa ba nag-iisip pumasok sa processing o yung kanina na-mention ko, yung powder na product, parang Tang, para maging ginger drink? Yun nga po, doktora, base sa, ano, dahil kulang pa po tayo sa kapital. Pero nag-iisip ka na rin. Opo. Pangalawa po ay siyempre kailangan ay madagdag ang kaalaman pa natin sa pagpaprocess ng ano ng luya. Mm-hmm. So, kaya po focus muna po kami ni Biahera sa pagmamarket at sa pagtatanim ng luya. O kaya naman may makita ka na nasa processing na talaga tapos susuplayan mo na lang siya ng raw material. Ano? Actually, ako po, doktora, ako po ay may sinusuplayan na nagpa-process po ng luya. Yun. Parang isa po ako sa supplier niya. Kasi sigurado may market na eh. Kasi may nagpa-process na po.
Pero sir, kaya ano ba yung luya? Eh, ayan, si Jacinto. Yeah, yung luya, walang problema sa market ngayon dahil agawan. Nakikita ko yun yung dumadating dito sa Bagsakan. Yung dito sa Bagsakan, eh, ano, eh, pag may dumating na luya, eh, isang araw lang, ubus ka agad. Ganun katindi. Mm-hmm. Nagkakaubusan pa kasi nga yan, pinaprocess natin at kailangan po siya sa panahon ngayon. Hindi lang pang ulam eh. Pang, hindi lang din papaganda ng boses. No, papaganda po ng boses. yung mga singer. Yun po ang isang ano, benefits ng ano ng luya. Paganda po ng boses. Sige. At saka yung, bago ko po makalimutan, kapo kayo ay may sipon or singab, amoyin nyo lang po ang amoy ng luya, naalis na po ang singab ninyo. Napaka-effective talaga. Napaka-effective talaga ng amoy ng luya at ng laksa niya. Parang nakamabang pa din kasi din siya. Parang naingganyo na talaga ako magtanim ng luya. Kaso sana nga, no? Yan. Sana. Pero ano eh, kanina nga, eh, hindi naman kailangan masunod yung talagang lahat ng pangangailangan ng luya. Eh. Sabi nga, sa isang paso, kahit hindi lang siya tutubo ng mabilis, hindi lang siya lalaki, pero tutubo pa rin siya. Yes. Yung luya nga, ano eh, yung luya, maski na sa bahay na. Yan na nga ilagay eh. Ilagay mo sa tabi, tumutubo siya eh. Yan nga eh. Opo, opo. Ang galing, no? Ang galing. Napakadali pong buhayin ang luya natin. Ay, speaking of madaling buhayin, may naalala lang, balik ulit tayo sa planting season. Yung iyong kulang-kulang isang ektarya na tanim, ilan naman ang tauhan mo doon na nag-plantain? So ngayon po, ngayon po sa kasalukuyan, ako po ay may taon doon na nagbubungkal ng lupa. Ang tawagin po namin dito ay bangbang, binabangbang po. At yung isa naman po, tagapaglinis, tagapag-alis ng mga damo. So, bali tatlo po ang tao ko ngayon nandoon sa aking taniman. Sa kasalukuyan po, sa oras na ito. Dalawa pong tagabangbang at isang tagalinis. Madali nga lang, ano, madali lang i-manage. Kung tutuusin. Pero yung nagtatanggal ng mga damo, mga nagka-inigis, no? Para at least, hindi makain ng mga mga damo, yung mga nutrient papunta sa ano, tanim na luya. Opo. Kaya po inaalis yung damo. Oh. Ito naman po yung tanong ko kasi di ba iba ang saging, iba ang abokado. Kita mo agad yung bunga eh, kahit yung kulay na sitaw, yung mga hindi nasa ilalim ng lupa. Ito po ay nasa ilalim ng lupa. Ano po yung pagkakaiba sa inyo sir? Bilang kayo yung farmer, gaano kalaki yung pagkakaiba dun sa nakikita mo agad yung bunga kesa dito sa mga pag binungkal mo, doon mo pa lang makikita. Parang ka nagpala isdaan eh. Parang ganun yung dating sa akin. Ano po yung pagkakaiba? Saka yung mga challenges po na kinaharap niyo dito. Ano mga sakit, ganyan, ang karaniwan po tumatawa sa ating mga panahon. So dito po, ang pagkakaiba po ng luya doon sa katulad ng mga bunga ng ating mga prutas. So ang prutas po ay, yun nga po, kita po natin na ang kagandahan ng kanilang bunga. Ito po, ang luya naman ay siyempre nasa ilalim po siya ng lupa. Ito po ay makikita mo pagka siya po ay may diferensya dahil po sa dahon. Naninilaw po ang kanyang dahon pagka po siya nagkakaroon ng tawagin po dito sa amin ay pasik pagka po nasusubrahan nga sa tubig. So yung po pagkakaiba ng bunga, dahil ang bunga po kita nyo agad na maganda siya or pangit dahil nakabitin lang po siya. So ito naman pong luya ay nasa lupa, nasa ilalim. Kaya base po sa aking karanasan sa akin ay makikita po natin ang diferensya ng luya batay sa kanyang dahon na siya po ay naninilaw. Yun lang, wala naman siyang problema ng like yung halimbawa, yung aphids, wala siyang yung sakit na namumuti, wala siyang ganon. Sa pakuhay. Para po sa aking karanasan, iwala naman po akong naranasan pang ganun. Ito po ay may sikreto din. Pero sa ganda po ng ating kwentuhan, ay sasabihin ko po ang sikreto nito. Mm-hmm. Ito po ay sa paglilinis po namin. At yun po ay bali, hindi lang naman po ako ang magtatanim dito. At bukod po sa parents ko, ay nagtatanim din dati nito. At yun po ay kinamulatan or kinagis lang po na ang paglilinis po ng luya ay may oras po yan.
kailangan po ay matingkad na po ang sikat ng araw. Ibig sabihin, wala na po siyang hamog kung tawagin dito sa amin sa Batangas. Natuyo na. Ito po pwede siya pasukin kapag may hamog. Dito po sa, base sa aking karanasan, Doktora. Doon po siya kailangan tinignan pa yung araw. Opo, kaya nag-uumpisa po kami 11 a.m. hanggang kaya nyo, hanggang hapon. Yun po. Yun po ang isang sikreto sa luya para mas lalo siyang gumanda. Ang galing na umisa po. Kaya in-encourage ko po kayo na magtanim po ng luya yung mga viewers natin. Kung kayo nga po, inuulit ko, kung kayo po ay may lupa na walang ginagawa, ay kayo po, tamnan niyo po ng luya at nasa ganun po, ay makatulong po sa ating pangkabuhayan. Malaking tulong po ito sa ating pangkabuhayan, itong luya. Kaya po ito ang napili kong traps na paramihin at paasisuhin. Ito ang masasabi ko. Ako, magtatalim ako niyan. Opo, magtanim kayo. Kailangan niyo po mabili, kaya hanap kayo. Ako din eh. Mamaya nga kukunin ko ang telephone number mo eh. O-order ako sa iyo ng mga pang binhe. Okay po. Pati ako. Kukuha rin ako. Ayun. So ngayon po, wala po akong available na dito yung sa sarili kong harvest ko po. Dito naman po sa palibasa nga po ako yung biyahero. Marami naman po akong contact. Di maghahanap po tayo pagdating po sa usaping binhi ng ating luya. Sige, kukunin ko yung number mo. Oo. Maganda. Sa susunod, makausap ka uli namin at kami nakapagtanim na at kami magkukonsulta din sa iyo kung paano mapapalago ang aming mga tanimang luya na galing sa iyo yung binhi. Baka pwede i-flash yung number niya para at least malaman ang tao kung saan bibili yes, na ng binhi. Okay po. Sige. Eh, gawin natin yan, Cassette. Sa ngayon po, kung halimbawa po kayo mag-aakala na magtanim sa ngayon, medyo late na po. Late na po ngayon. Kung halimbawa naman pong konti-konti lang, na pangbakuran lang po, pwede naman. Pero kung yung halimbawa malapad, na katulad ng ginagawa namin, medyo delay na po dahil malapit na po ang pataka ng ulan, kailangan may prepare na agad yung lupa na tatanimahan. So dapat ang target naman ay April, May, ganon. April, May, nakatanim na ang binhi. Nakatanim na dapat ang binhi. Oh. Ang land preparation po, ilang buwan bago itanim? Katulad nga po nito, ako pinagpapaprepare ng aking taniman. Yung nga po, basta pumasok po ang May, kahit May 1 o basta, umpisa na po kaming magtanim. Yun po ang aking panahon ng pagtatanim, laging buwan ng Mayo, dito po sa aming lugar. Dahil yun po talaga ang umpisa ng rainy season dito sa amin. Napakahalaga po sa ating luya ang tubig ulan. Kung halimbawa ito naman po, pwedeng diligin. At kita po namin ang pagkakaiba ng ika nga po, yung patak ng ulan sa ating mga root crops. Talaga pong mabilis po ang kanyang pagtubo pagka po sa pagpatak po ng ulan. Ay, may pahabol na tanong pala ako. So, pagkaraan ng mga, sabi ko, isang season lang ang luya, pagkaraan ng pinaka-maximum niya na, o pinaka-magulang na niya na pag-aani, so, mababakante ang lupa. Basi pagkakaroon po, halimbawa 6 months yung hinukay, or hinarvest, di meron po kaming, misa nilalagyan namin mais or mani. Kaya naman po, pinasagad natin ng 11 months. So pagkahukay po, pwede na po uli natin bungkalin yung lupa, palambutin. Pwede na po uli natin tapon ng pagdating ng May. Hindi masyado bang matrabaho ang paglilinis ng pinaghukayan ng mga magugulang na ano? Hindi na naman po. Hindi masyadong maugat, ganon. Hindi naman po. O sa yun po eh, nadaanan na po yun ang aming, kung tawagin namin, asarol. Oo. Inabangbang po yun. So, natanggal na po yung mga ugat-ugat mo. Eh, meron ka bang mga buwan na walang benta? Meron po. Pag ito po, itatanim nga ng May. Oo. So, ito po, anim na buwan. Mag-uumpisa po sa mibol ito pagkatapos ng June. July,
Yan po, siya po pagdating po ng July, siya po inasuwi na. Mm-hmm. So, siya na po siya lumaman. Yun. Doon po uli natin, lalagyan siya ng fertilizer. Mm-hmm. Pagka po siya nagkakaroon ng suwi. July, August, September, October, November, December, January. Oh, mga 10 buwan din siyang aani. Konting buwan lang siya na walang aani. Opo, konting buwan lang po. Oo. Maganda nga ang hanap buhay. Congratulations. Ilang pahabol po, ang pagtatanim po ng luya, ay pagkatanim po nito, ito po ina-applyan namin ng ng abono, ng pataba. Oo. Kung alam po yung mayroon kayo, po, pwede po. Basta po, basta naaayon sa ating root crops. Pwede pong yung sinasabi ko, pwede po yung yung commercial o kaya po yung... So, nire-recommenda mo talaga din na susundan ng pang-abono at saka pampataba. Susundan dapat kasama sa mag-aalaga yan. May katulong din po ang pataba. Karoon po ng organic. Pero mura lang naman yun, kabiyahero eh, no? Magkano lang yung sa iyong experience sa maintenance mo sa pataba, magkano lang inaabot niyang yung isang ektarya? Sa... Bali, hindi pa naman po ako nakakaranas ng talagang isang ektarya. Bali, ako po ipa-is ko yung square meter lamang. Oo, oh, yung 600 square meter. Ah, 600. Ang magagamit ko po doon, pag commercial po, ang ginagamit ko po doon ay nasa... bali, dalawang klase po ang ginagamit ko na pataba. Mm-hmm. Yung po ay gagamit po ako sa unang apply ng 6 na sako. Bukod pa po yung natawag nating mga organic. Oo. Oh. Organic like yung mga manure, di ba? Para naman po siya ay nasuwi na, yun po ang panahon po ulit natin ng padalawang pag-a-apply ng ating pataba. Another 6 bags ulit. Opo. Depende po sa klase ng inyong luya. Kung kita nyo naman po na talagang yun naman po yung parang tao din na pagka po nasuklahan ng pataba ay masama din. Pero pag kita nyo po ayat ng kanyang katawan o yung kanyang amlay, mas mainam po na na magkano isang bag ng abono? Ngayon po yung aking ginagamit ay nasa kulang 800 po ang isang sako. Ako eh hindi naman pala ganun kamahal ang pang-maintenance, konti lang. Po, pinagpasasalamat ko po sa LG ng mataas sa kahoy. Ngayon po, bigyan po kami ng assistance po. Binibigay galing sa munisipyo. Opo. May nagbibigay sa munisipyo. Opo. Yung matinda to? May tulong po galing DA. Mga organic. Nagrarasyon sa mga magsasaka, gano'n. Ito po, kagandahan ay sila po italagang na-acto dito sa aming mga farmers at binibisita nila ang aming mga tinanim, kung anong po pwedeng maibigay nila. Nga po, maging tulong nila sa amin. Walang bayad? Wala pong bayad. Ah, ayun lang po, pick up doon sa kanilang, sa kanilang hotel. Sa munisipyo, oo. Kaya nagpapasalamat sa LG yun ang mataas sa kanila. Bilang tulong nila sa aming mga farmers. Good news, Yendo. sir, bago naman tayo magtapos, paano po kayo napasok sa pag-YouTube at pagiging vlogger, sir? Yes, ma'am. Napakagandang tanong po niya, Ma'am Amy. Ako po ay sa totoo lamang, pagdating po sa YouTube talagang ako po ay sabihin natin walang kaalaman diyan. So, dumating nga po yung pandemic, nag-lockdown, wala tayong pinagkakaabalahan. So ako po noon ay may naka-prepare na pananim na luya, na nakasako po. Humigit ko muna po sa 200 kilos yon. Noong pong April 25 na yon, ay nagsimula po akong maghiwa ng aking luyang pananim. Yung hinihiwa ko po, yung may tingi. Yan po, hinihiwa ko pong ganyan. So nakita po ako ng anak ko na naghihiwa nga po ng luya. Sabi po sa akin, Papa, bibidyohan kita at i-upload natin sa YouTube. Sabi ko, anong YouTube? Hindi ko naman alam ang YouTube. So yun po, hanggang sa ina-upload nga po ni editor at may nanood, may nag-subscribe. Kaya yun po, nagtuloy-tuloy na po ang aking pagbablog at yung po ang una kong content, yung pagpaparami ng binhilan luya.
Tapos nag-viral na. Maraming nanood. Tulong po ni Lord at sa aking pamilya, sa suporta ng aking pamilya. Ay, awa ng Diyos naman po ay minasuporta. Nakakatuwa. Maraming nagsusuporta dyan. So, opo. Kumikita na, nagiging artista pa siya. Diba? Yung mga ganito. Opo. Opo. Ayan, Sir Andy, ano po, word of encouragement po para sa ating mga kababayan na gusto din magsimula magtanim ng luya. Okay po, doon po sa lahat ng mga viewers at lahat po ng nanonood sa programang Agri Ako Dyan, ini-encourage ko po kayo na magtanim po ng luya root crops. At ito po ay napakadaling buhayin, low maintenance po ito. Basta ilang po masasabi ko sa inyo, kailangan po ay malinis ang inyong taniman, huwag niyo pong padadamuhan. At yun lang po ang gusto ng ating luya. Ito po ay makakatulong sa ating pangkabuhayan. Malaking tulong po ito. Itong ating luya root crops. So yun po, maraming salamat po. Maraming salamat din and good luck. Good luck sa iyo. God bless, kabiyahero. Okay po, thank you po. Thank you po. Maraming natutunan. Thank you po, Kasendo. Enjoy ko to. Salamat po. Binabati ko po ang aking buong pamilya at pagkasuporta po kay Beherong Batanggenyo. Maraming salamat. At sa lahat ng aking mataas mga ka-vloggers, mataas na ka-vloggers, go at mabuhay kayong lahat. At sa ama at ina ng bayang mataas na kahoy, thank you po at lagi po kayo mag-iinga. Okay po. Yan, maraming po salamat ulit at hanggang sa muli, ito po ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan.